chance sana talaga. All right, we'll see if the same will happen here in set number 3. Good to have you with us. We'll start with the 16th point of Willie Nestoke na binigay ni Johnny. Oh, spike ko sana eh. Kaso, dejo lang. Nanggigil pala. Actually, nakakamiss din maglaro ng volleyball. Oh, sobra. Good to have you with us. Ito po kami. Yun yung visual ninyo. Oh, tama nga. Season 98, Mapua and Binild was decided in 5 sets. Yun lang ata. Naka-Binild. The other one was against LPU. Last season. Oo. And masasabi natin na hindi imposible na magawa uli yun ang Mapua. Oo. Ito si Perses. Unang puntos ng Mapua dito sa ating set number 3. Pero talaga, ganun ka-resilient itong Binil team na to. Down by 3 in a crucial situation. Nagawan pa nila ng paraan, ano? Well, sa totoo lang, based dun sa observation nung second set, Martin, yung Binild, sila na yun eh. Yeah. Alam natin, consistent tong team na to kahit saan mo dalhin. Yeah. But, ang nakakapagtaka dun, kung bakit ganun ang nangyari dun sa Mapua. Di ba? Considering na kaya naman nila sanang tapatan, at yung chance na yun na binigay na sa kanila nung second set na sana nakuha nila, alam mo, malaking factor yun para magbago sana yung timpla ng laro. Sorry, Kablanca. Unable to push it through. Abante ang Lady Blazers. Ong! Buhay pa. That will be guided to the other side. De La Cruz. Kloan to Nolasco. May sumabit sa net. Wala sa Mapua. Called for the net touch. Yeah. Sa totoo lang, ang hirap kasi blockin itong si Nolasco, no? No. May height ka na. Nakakatalon ka pa. Yung pinanggalingan ng Mapua, nakapangina yun. Ano? Oo. You had a chance. Sobra. Hard to get back from that, but they're trying here. De La Cruz. Swings and scores. So 2-4 yung ating talaan dito. And one of the players that gave Mapua the advantage in set number 2, etong si Nicole Ong, nasa service line. On the line for Estoque. Still unstoppable. .17 now for Estoque. In just 3 sets. Oh, sa totoo lang, Martin, mahirap mag-line judge, ha? Oo, mahirap. Galing nga, ganito ka. Digdigan yung ating laro. Medyo napipil ko itong vibes ng Mapua na medyo nararattle this third set. Yeah. And very unusual para sa kanila na, alam mo yon, medyo nagkakaliton at nagkakatinginan. Kumbaga sino kukuha ng bola. Pascual! Yep. It's all business now for Binild. 5-point lead here in set number 3. Gael Pascual. Favorite spot yun ni Gael Pascual. Pinakal gusto niyang combination play yun. Pag nasa harap si Pascual, mahirap pigilan. Another faulty first ball for Mapua. And that brings us to our first technical timeout. Binild up by 6. Pagbalik natin, another report from our Love de Jesus. Kobe. Kobe. Kobe Monday. Kobe Monday. Yeah. Oh, meron naman sa ano, sa NCAA. Hindi, pero syempre. You want to invite, of course, the best basketball minds. No, of course. The best sports minds, not just in the country, but yeah. We got a dream big, bro. Yeah. So international. In terms of dream guests, I've said this before, my dream guest has always been Coach Ramil De Jesus. I don't think there has been like a one-on-one interview. At least I haven't come across one or kahit sa... Maglaro lang kayo at gawin nyo lang yung mga pinagkinsuyuhan natin kasi kaya nyo naman. Ayan ang sinabi ni Coach Jerry sa Binild Lady Blazers kasi marami pa raw silang goals na hindi pa raw na-achieve. Kahit na puro panalo daw sila, hindi daw yun enough para magawa pa nila yung mga goals na yun. Kaya kailangan maging complacent daw sila every game. At on the side of the Mapua Lady Cardinals head coach, Aying Esteban,
Share with me na talagang hinahanap pa raw nila yung isa't isa. Pero yung samahan daw talaga ng grupo nila yung nakakatuwa. Kasi lagi raw magkakasama at sabay-sabay pa raw tumakbo sa Luneta. Balik sa inyo, Martin and John Vic. Maraming salamat, Arlov de Jesus. As we take a look at that attack from Jessa Dorog. May check, Coach Ayeng, on your screens. Okay. May kamarada rin na dito sa Mapua Lady Cardinals. First they've been together. I think may iba dito, nag-residency pa. So matagal nang nasa team to. Oo. So alam mong may chemistry na at connection. Ito naman, Lady Blazers, of course, napakataas ng standard for season 99. And even the players, katulad nila Stock, ibigyan ng... Ito, this is an extended rest for sila Jade Hentapa, Mike Gago. High-level volleyball lang yung nilalaro. At kahit saan posisyon, pag may nag-substitution, alam mong may contribution. Parang gano'n, di ba? Para sa mga game na to, si Apostol kanina ay pinasok, umambag agad. Here's Sam Nolasco at the back. By the way, we haven't seen Jade Hentapa from Benilde. Hindi pa ginagamit ni Coach Jerry. Rebustes. Dela Cruz. Up and above the blockers that time. Jessa Dorog with a power push. That's back-to-back for Dorog. At 8 puntos na po ang abante ng Benilde. After two close sets, the Lady Blazers create the biggest lead of the match here in the third. Dito sa Benilde, Martin, hindi mo sila pwedeng pakitaan ng kahit kaunting, alam mo yon, parang... Vulnerability. Oo. Yeah. That's right. Oh! Inside! Yeah. Wow! That was score. That was a score on an overpass. Diba? Kala ko rin outside eh. Shoot! Sakto sa linya. 9-point lead. Pag naramdaman nitong setter, especially si Montoniedo na alam niya. First double-digit lead of the match. Nakita naman sa frustration naman yung galaw niyo doon, napaprustrate kayo sa ginagalaw. Sige lang, igalaw niyo lang na igalaw. Tatama din yan. Ngayon, kailangan natin kasing gumalaw, mag-enjoy. Tsaka, sige lang, bigyan niyo na sa kanila yung score. Pero huwag na kayo tumin. Pero gumalaw kayo ng maayos ko. Anong kailangan niyo gawin yun, nagtrabahoin niyo muna. Sipin niyo muna yung sarili niyo kung anong gagawin niyo doon sa harapan. Then, unti-unti na, kunin lang natin yung momentum natin. Huwag tayo magpatahal ng ganyang kalayo. Kailangan natin dumikit ka. Well, on point, Martin, yung sinasabi ni Coach Esteban dito sa kanyang mga players sa Mapua na, alam mo, yung frustrations, nagre-reflect kung ano yung ginagawa nila eh. Yep. From the error bago lumamang top winner, nagdire-diretso na yung frustrations nila. Ngayon, double digit na yung lamang nitong College of St. Benilde. That's right. I mentioned earlier, very hard to come back from what they experience in set number two. Yung abante ka na, panalong yun. But they need to pick up the pieces here and they need to start playing together dahil nagtutuloy-tuloy na to. Yep. Para sa Lady Blazers, it's a kill block. Galing kay Gil Pascual. Yeah. And by Pascual, because we are highlighting so much her attacks this year and ever since she started her career in the NCAA, tatawagin ko pa rin siyang underrated na player. Such an underrated blocker. Balikan lang natin yung second set, Martin. Yung gaya na sabi ko kanina, mag-iiba sana ang kwento nitong game ng second set. Yeah. And dalawa lang naman ang factor niya na pwedeng mangyari. Kung nung natalo sila ng first and second set, babawi sila sa third set, or mas malolong moral sila. And sa nakikita natin, dito sa third set, medyo talaga ang frustrations ng Mapua napakataas. Uchaying for them a character game. Pero ang good thing naman dito kay Coach, the way he explained everything para dito sa Mapua, kahit sabihin natin matalo, dumikit lang tayo kasi pag yung talo na yan, talagang sobrang laki ng lamang ng binil sa atin. Matadala natin yan sa next game eh. Yeah. Alright, let's head to a quick break. Second technical timeout sa set 3. Basketball junkie ako eh. So, Jovo, Coach Jolie pa. Yung mga yan, yung mga old school. Kasi yan yung mga nakalakihan ko na
dream. So medyo lumalabas na yung part ako of that older generation eh, who believe that. Hindi kayo generation. Hindi mo na generation, but kayo TikTok generation. Wow! Kasama na kita. Kasi yun yung conversation natin kanina. Ako, Jaworski tsaka Jolie pa yung... but again, if going back to that, ako yun. Balik sa ating laban, 16-4. Domination for the Lady Blazers here in the third set. Mancom representative ng Mapua University, Sir Melchor, inside the venue. So, Benil trying to make quick work of Mapua here in the third set. Kung ano yung kadikita natin ng first two sets. Kanyang kalayo yung birth rate. And this is the chance for Coach Jerry na magbalasa ng players. Para sila yung ano, mag-iba uli ng kwento for College of St. Benil. This is the lone rookie, a legit rookie, first-year player at least in the NCAA for Benilde. Itong si Clyde Del Catarig. Checked in for the first time kasabay ni Chanay Basarte. Combination, Tre Manalo. Let's see if Mapua can chip away. Frian is also back with Mapua. On the floor. So the only starter or starters para dito sa Mapua that's left on the court. Itong si Nicole Ong tsaka si Roxy De La Cruz. Frian. Again, saved by the Lady Blazers. Will in. Dug up. Frian again. Kinargahan pero bumalik. Ang maganda dito sa Benilde, pag nagkaroon sila ng chance na mag-take advantage sa kalaban nila, mas organized lahat ng ginagalaw nila, even the blockings and the defense. Tarig with a kill block, Jade Hintapa makes an appearance in the match. 17-5. Getigan tracking it down, Katarig! Alive and well. Hentapa. Yes! Kakapasok lang. Unang attempt ni Jade Hentapa. Puntos agad. Medyo mahawak siya sa tuhod niya dahil I think medyo malamig-lamig pa, no? Yeah. From the bench, first, second, and third set. Again, the seniors are well-rested for the Lady Blazers. Gearing up for the Final Four and potentially finals for them because they're still undefeated. 7-0, they're threatening to give us another step ladder in the Final Four for the third straight season. Well, sa totoo lang para sa team na may chance magkaroon ng step ladder, alam mo, ito yung umbaga reward nila para sa team nila talagang single elimination tayo dito sa NCAA. Makakuha ka ng sweep dito sa eliminations, automatic. And Jade Hentapa. Naku, may Hentapa ka pa off the bench. And it's just too easy now for Benilde. Zam Nolasco makes them pay. Iba't iba yung position kung saan nakakuha itong College of St. Benilde ng puntos. But this time, tawag mo ng timeout si Coach Esteban. Talaga eh. So kailangan maka-establish talaga kayo doon sa block nyo. Lalo pag baligan ng bola, bibilisan nila. 1-2-1-2 lang ang talon, bibilisan nila. So dapat yung man-to-man na tao natin doon sa block, nakikita nyo agad. Pero pagtingin mo papaluhin na, wala ka na talaga. So anong dapat gagawin natin? Pagdating sa block, man-to-man, sino yung tao mo, sundan mo lang, shadow mo lang. Pag tumalang, blockin mo ng diretso. Iyaan mo yung defensa doon sa likod. Okay? Good instruction galing kay Coach Esteban. Alam mo, sa totoo lang, Martin, yung ganitong klaseng game, pag nagbablock ka kasi, pag nagbabasa ka ng attack, huwag ka sa katawan tumitingin. Most of the time, kailangan sa bola. Sa bola. Kasi pag sa katawan ka nakatingin, kung ano yung body language yan, sasabayan mo eh. Correct. Malilit niya. And it's so hard to predict. As we see, scramble from Benilde's side. Nicole Ong takes advantage. 7-20. Yeah. And kung may nakikita naman ako, in fairness naman dito sa Mapua, kung merong isang player na nakikita akong may medyo consistent dito sa game against Benilde, Nicole Ong. Siya na yun. Yeah. Number one blocker right now in the league. Hentapa angles it.
Pasbas. Eto si Rica Blanca. Katarig. Yeah. There was a check. There was a check, yeah. So 21-7. What a dominating performance for the Lady Blazers here in the third set. And again, Mapua, you know, started discouraged because of what happened in set number two. Hindi na sila naka-recover. Gohol, quick. Dito Mawed. De La Cruz. Basarte, Tohinta pa. She is denied. But the ball is still on the side of Mapua. Basarte, this time to Nolasco. Nakakatawa to si Nolasco, no? Kahit bigyan mo ng quick or medyo differential yung set, medyo mataas, kaya niyang paluin dahil ang takad niya. Yeah. Yung si Cloan Mondoñedo celebrating. Excellent performance today para kay Cloan. Talagang nilito itong depensa ng Mapua, but they go long, continues to score. Kagandahan dito kay Nicolong scores ready. Kay Zang Nolasco. Kasi ang tangkad niya. Probably the tallest player in the league right now. 6 feet, 6 foot 1. Pero ganda yun nung... Kung paano siya magbasa ng bola. Tumiming, di ba? Kahit yung the way she attacks, it's not the usual middle blocker attack. No? Yung talagang pang middle na yung quick yung pitik niya. Basic lang, no? Basic. Oh. Ang tapa. 23-8. Gohol! Adjustment by De La Cruz. Off-speed drop. It works for Dorog. And Benilde is now at match point. One more point para ma-close ng Benilde ng game na against Mapua. For sure, another win streak na naman to para sa College of Zayn Benilde. This is now 7th straight in season 99. Panapos. Ending the match with back-to-back points. The score here in the third set. That's right. Kinamuna natin itong puntos ni Dorog. 25-8. In favor of the defending champions. Hindi pinaabot ng double figures na itong Benilde ng Mapua. Ladies and gentlemen, what a match.